Hello guys! Welcome back sa aking channel. Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe sa aking channel at patuloy po na hindi ako iniiwan. So sa video po na ito, ang ating pong gagawin ay ang isang classic na pajama tulad sa picture na to sa kabila. Ngayon, yan mong gagawin natin. So, kung bago ka lang po sa aking channel guys, please click the subscribe button and click also the notification bell para updated ka sa aking mga ina-upload na video. Guys, sa video po na ito, ituturo ko po ang basic na paggawa ng pajama na may collar at ang pagtahi po nito guys. Okay? So, stay tuned po. Okay, sa unang step po ng ating paggawa ng pajama. So, makikita nyo po meron akong patong paper dito. Sapat lang siya sa front panel na kabila lang. So, ito muna gagawin natin. So, unang step po natin is mula dito, itong kanto, itong tip ng tape, ng pattern paper po, mag-measure po tayo ng 1 1/4. Markingan na lang po natin ng marker paint and marker pen. Ayan po, meron po tayong 1 1/4 na allowance. Ito magiging placket natin sa ano sa blouse natin. So ngayon, magano po tayo na 1 inch mula dito sa kabin sa taas naman, 1 inch naman or let's say 2 inch na lang para hindi tayo ano sa allowance. Nasa inyo naman 'yan, guys. Yan. Tapos, i-marking din natin. Yan. Ngayon guys, meron tayong intersection ulit. So, kukunin natin yung length ng blouse. So, bali ang bust nito is 31. Okay? So, parang XS lang siya sa pambabae. Tapos, XL naman siya sa pambata. O pang teens, ganun. So, mula dito sa tip ng, dito sa intersection, magbaba tayo ng 25 inches ang length po ng ating blouse. Yeah. And then, i-mark natin. Meron na tayong box, di ba? Guys, yung process natin, pag napapansin mo, same pa rin talaga. Kailangan nyo talaga matutunan ang basic bodice pattern. Kasi, pag alam nyo na ito, ma-master nyo yun, madali lang itong gawin. Kasi, same process pa rin siya. Kahit anong design po yan. So, ayun, nakukunin natin yung bust measurement. So, ang bust measurement natin is 31. So, i-divide mo siya by 4. It is 7.75. Tapos, magdadaglag tayo ng 1.25 inches para sa easing allowance at saka sewing allowance. Andun na po lahat. Huwag na po tayong, kaya malaki ang allowance niya kasi pajama po yan, dapat maluwag yan. So, 7.7¾ plus 1 1/4 is 9. So, mula dito sa intersection na to, magbaba tayo ng 9.
Ayan. I-marking lang natin hanggang sa baba. 9. Hanggang ito. And then, iyan natin straight line. Guys, pasensya na ha, maingay yung mga bata sa labas. Kasi hapon na ngayon, naglalaro na yung mga bata. Wala sa aming quarantine. So, ayan na guys. May box na talaga tayo. Ngayon, kunin natin yung kanyang armhole. So, ang armhole, kung ilan ang bust measurement, divide by 4 mo, standard po yun. So, kung 31, ang bust measurement, ang divide 4 mo is 7.75 or 7 3/4. Siyempre, mamarkingan natin ng marker para kita. Ayan. Next, kukunin natin yung back tweed niya. So, ang back tweed ng XS is 13. So, ang kalahati ng 13 yan. Guys, kung sa tingin niyo maliit yung shoulder, gusto niyo yung medyo magdagdag lang kayo. Kung 13 siya, gawin niyo na lang 14. So 7. Ako gawin kong 14. I-adjust niyo na lang, guys. Yan. Usually, standard naman talaga ang 14 eh. XS hanggang medium 14 talaga yan. So, ngayon, kunin natin yung neck circumference. So, again, 31, yung bust, i-divide mo siya sa 12. So, it's 2.6, 2.58. So, round off 2.6. or 2 5/8. Sa baba po ha, 2 5/8 plus 1/4. So it will be 2 7/8. Dito 2 5/8 lang. So, mark nga natin. Ayan. Ayan. Diretso natin guys hanggang dito sa bracket. Ngayon, kunin natin, mag-down ka ng 1 inch. Then, shoulder slope. Then, use the curved ruler for the arms, for the neck circumference. Or 1/2 dito, 1/2 dito, 1 inch dito sa dikan ko, tsaka 1/2 dito. Then, iyan mo na lang.
Ganyan. Yan. Ayan na guys, may bilog na tayo. And then, yung back. Yung back naman is 1 inch. Then, itong side naman ng ruler. Sa bakin yung diretsuhin na hanggang dyan lang. Okay, ngayon mula dito magkuha tayo ng 1/4, labas ka ng 1/4, labas ka dito ng 1/4, one fourth din dito. Then, i-ano natin. I-redraw natin. Remark. Yan. Ito na yung bago nating arm by neck circumference. Tapos yung back, if follow mo lang saan yung dulo. Yan po. Ito na yung ano natin, new ano, neck circumference. So, dito tayo sa sleeve. Sa armhole pala. So, ito 6 3/4 e. Divide mo sa 3. Ayan. Tapos, ito sa taas. Markingan mo. Then, mula sa marking, kuha ka ng 1/2 inch. Then, markingan mo para sa front arm side. Yan. Then, back arm side naman. Guys, paingay yung mga bata ha. Pasensya na. So, ayan. Tapos na natin yung armhole, yung shoulder line, tsaka yung kanyang neck circumference. Ngayon, sa lapel naman tayo, yung pinaka-lapel niya. So, dito, i-ano lang natin, i-pa-kultihan lang natin. Itong dulo ng ano, ng curve ruler natin. Kasi maganda to eh. Maganda pagkabilog niya. By the way guys, nababili lang to sa Lazada. Marami sa Lazada. Mura lang. Pa-curve natin. Yan. Ipa-curve natin. Ngayon, mula dito sa dulo, natin, mapasok tayo ng 2 inches. 2 inches. Then, i-straight line natin. Yan, diretso siya, 2 inches hanggang dun sa my core. Tapos, i-ano natin, i-ano naman natin to, i-curve ulit. Mula dito sa dulo hanggang dito sa 2 inches na yan. Yan.
And then, mula dito sa 2 inches, akit ka ng 3/4. Markingan lang natin guys, mamaya sa cutting natin sa tela, inanuts natin. Kasi mga tanda natin yan, mamaya sa pagtahi. Yan, 2 inches, tapos 3/4 pataas. Ayan guys, tapos na natin yung front panel at saka yung back panel. Ngayon, ite-trace natin yung back panel sa isang malinis na pattern paper. So, gupitin ko lang to guys, ha? Guys, mapapansin nyo, tinupi ko yung ano collar, yung placket, sorry. Tinupi ko siya paloob kasi gugupitin ko yung back kasi ititrace ko siya doon sa malinis na pattern paper. Kailangan ko siyang tupiin kasi hanggang dito lang naman talaga yung back. Kasi sa front, may extension siya. So, tinupi ko lang siya. Okay? Okay guys, meron ako malinis na pattern paper dito. Ipo-fold ko lang to. Ipo-fold ko. Tapos, ilalapat ko yung ito siya. Saka ko ititrace. Tapos ikakat ko. Kasi buo naman yung back natin guys. So kailan natin i-fold. Yan. Tapos i-trace ko lang siya. Guys, hindi na ako naglagay ng allowance dito ha. So yung allowance sa kasama na yan doon sa dinagdag ko kanina. Ayan, gupitin ko. Ayan guys. Namark ko na long sleeve, pajama, polo, back times 1. Ayan na siya. Ito na yung back natin. Ayan. Ngayon, i-cut out ko naman yung front. So, sa pag-cut out natin, mula dito sa pinaka-curve, sa may placket, kailangan maganda pagkabilog natin ha. By the way guys, paglalaki naman, kasi ito pang babae ito eh. Paglalaki naman, pwede naman pag ganun lang, pa-slant lang siya ng konti. Pa-slant lang siya ng konti. Ganyan. Pag babae, pwede siya pabilog. Paglalaki, pa-slant lang siya ng konti. So, ikat ko na to guys. Guys, tandaan nyo kung saan ako mag-nuts, ha? Okay, nuts dito. Dito. Nuts dito sa 2 inches. At saka nuts dito sa placket. Ay, sa, oo, yeah, sa placket. Yan, bali tatlo ang nuts. Dito sa placket, dito sa pagka 2 inches, at saka dito sa 3/4 pataas. Then, ikakat ko na itong ano, front arm side niya. Ayan guys. Ayan, ito na yung front panel. Ito yung back panel. Ngayon guys, meron tayong facing sa front. So, ang facing natin is mula dito sa shoulder. So, mula dito sa shoulder, mag-ano ka ng at least 1 inch or 1 1/4. So, ako 1 1/4. 1 1/4. 1 1/4. Tapos dito, at least 2 inches lang siya. Then, i-draw mo natin ng straight line to dito sa baba.
Yan. Tapos, dito naman, yung pa-curve natin. Then, ganyan. Itong hitsura ng, ano natin guys, sa facing. Times 2 to. So, ililipat ko din siya sa pattern paper. Yan. Ilalapat lang natin siya, tapos mamarkingan natin, tapos saka natin gugupitin. Okay guys, ayan na guys, tapos na natin yung i-transfer yung front facing natin. Kailangan bilog lang talaga siya guys ha, papabilogin lang natin ng konti. Yan. Front facing natin. At syempre, may nuts pa rin siya guys kasi mamaya sa pagpahin natin, dugtong-dugtong, ano po natin yan, pagpapantay-pantayin, kaya may nuts po talaga. Mahalaga po talaga ang nuts sa pattern making. Next naman po is yung pocket. Diba yung mga pajama may mga pocket? Yung blouse nila. So, ito na magiging ano natin, basihan. Usually, ang pocket dito sa may armhole lang talaga. So, yung length, yung width ng pocket, let's say it's 4.5. So, mag-mark tayo hanggang dito sa armhole. Hanggang dito, 4.5. Kunin natin yung center nito. Yan. Tapos, ang length naman is 5. 4.5 by 5 po ang pocket natin. Yan. And then, i-mark natin. Straight. And then, yan. Tapos, mula, kunin natin ulit ang center dito sa baba. Tapos, mula ito sa gilid, akyat ka ng half inch. At akyat ka dito ng half inch sa kabila. Tapos, i-mark mo lang siya ng pa-slant. And, paganyan. Ayan na po. Ite-trace po natin to sa malinis na pattern paper. Markyan ko lang siya dito. Dito. Ang sukat ng pocket natin guys, 4.5 by 5. 4.5 ang lapad, 5 ang haba. Tapos sa gilid, mag-mark ka ng half inch, half inch. Tapos i-connect mo siya sa center para magka ano siya, V-shape yung pocket. Nasa inyo naman po, pwede naman siya pabilog. Pagpabilog naman, ito naman ganyan. Anuhan mo ng yan, ganyan. Ganyan. Tapos sa kabila ulit. Yan. Pabilog. Ang gawin ko lang ngayon is ganitong design para hindi mahirap magtahi. Kasi mahirap ang pabilog guys. So ayun, itatransfer ko yung packet sa malinis na pattern paper. Ayan po guys yung packet natin. Nilagyan ko siya ng sewing allowance dito sa, ano, sa taas, sa opening. Para yan sa hemming natin ng packet. Tapos 3/8 sa sewing allowance pa ikot niya. Okay? So now, ang gagawin naman nating pattern is yung size sleeve naman niya. Ayan, may pattern paper ako ito na malinis. Nag-fold lang ako ng once. Tapos, umpisahan natin sa taas. Ayan. Kuha lang tayo ng at least 2 inches.
mula sa tip ng pattern paper. O dulo ng top pattern paper. Ayun. Tapos, get natin yung length ng sleeve. Ang long sleeve, sa 31 po, ang ating length na standard is, or sa XS, ang length po is, oh, where's my cut? ...24 inches. So, get natin yung length. Mag-mark tayo 24 plus sewing allowance 1 inch kasi tutupiin natin ng half-half. So, it will be 25. Yeah. And then kunin muna natin yung paggawa na pag na ayan, kunin natin yung ano yung bust niya. Kung napanood niyo na po yung basic sleeve pattern, alam niyo na po to. So, kukunin natin dito yung 1/4 ng bust measurement. So, 31 divided by 4 minus 1 and 1/2. So, it would be 6 in 1/4. In 1/4, and then para sa ano side naman, yung kalahati naman tong 6 in 1/4 is yan. Ilagay natin sa gilid. Yan. Tapos, i-slope natin ng line. Yan. Yan po. May sloper na tayo sa sleeve. Ngayon, kunin muna natin yung arm opening. Ayan po, ang arm opening natin is 10. Guys, ito para lang to sa mga stretch na tela. Since ang stretch natin, yung tela na gagamitin natin is woven, hindi siya stretch, dagdagan natin, gawin nating 11 or 5 in 1/2. Tapos guys, i-connect na lang natin ito hanggang dito sa dulo. Yan. Yan. Tapos, kunin natin yung center dito. Tapos, i-fold pa isa. Mark. Tapos, ilipat ito sa taas. Divide mo to into 3. 1, 2, 3. Tatlong mark sa gitna. So, ayon, mula dito sa una, akyat ka ng 1/2. Dito sa pangalawa, akit ka ng 1/4. Dito sa baba, baba ka ng 1/4. Tapos, baba ka ng 1/2. Yan. Then, i-mark na natin siya. Paikot. Yan.
Yan. Yan. Tapos, ayan na guys, tapos na natin i-mark yung sleeve. Ngayon, i-cut na natin siya. Ayan guys, nakat ko na siya. Ito yung front arm side, ito yung back arm side. Yan po, ito yung front, ito yung back. Okay guys, ang next natin i-pa-pattern is yung collar niya. So, kaya natin kunin yung sukat nito at saka dito sa front. So, pag kukunin natin yung sukat, patayo po ang pattern paper natin. Tulad po nito, patayo po siya dapat. Yan, yan. Yan. So, sa back is 3 and 1/8. Tapos sa front naman, pag sa front guys, tupiin lang po natin yung pinaka placket kasi ang color natin hanggang dito lang sa may nuts na sa may placket. Again, 2 inches plus paakyat. So it's 5 in 1/4. Again, ulitin natin 2. Oh yeah, it's 5 in 1/4. Ayan guys, pag gawa ng collar, yung collar natin is mag-ano tayo ng fold ng tayo ng papel, ganyan, fold natin ng once, and then mag-ano tayo ng 2 inches mula ito sa ano sa pinaka ano niya tip, then draw tayo ng straight line. Ginaganito ko lang para may para straight talaga siya kasi minsan hindi straight yung gupit ko. So, inano ko lang siya ng straight line talaga. Yan. Yan. Ngayon, kunin natin yung width ng which is 2 inches. Width ng collar natin is 2 inches. Mark natin ng 2 inches. Then, mark natin. Okay. Pagkatapos, dito po sa dulo, dito sa, ano, sa center, dito sa pinaka center niya, center back to eh. I-ano mo yung back, ano niya, yung 3 in 1/8. 3 in 1/8. I-mark mo. Ito yung center back. Center back to ha. Yan. Tapos, ito naman yung front naman natin, which is 5 in 1/4. Yan. Then straight line. Yan. Tapos mula dito akyat ka ng 1/2. Then
mag-ano ka ng curve line. Ganyan po siya. Yan. Tapos, kung mag, ilan ang inakyat, yung inakyat ito, iakyat mo rin dito. Half inch, tapos, pa-curve din siya. Yan. Guys, kailangan magpantay siya, ha? Kailangan maganda yung pagka smooth ang ano niya dito, curve niya, ha. So hanapin mo talaga 'yan sa ruler mo. Yan. Ayan na siya. Tapos baka parang medyo siya, medyo ano siya, pa-curve. Lagyan natin ng curve dito. Magandang curve, guys, itong pinaka tip ng ito siya, oh, maganda ang pagka-curve niya sa mga color-color. Ganyan lang siya. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng mga allowance. 3/8 pa ikot niya. Ayan guys, yung color natin. Yan. Bali times 2 to. I-transfer ko na siya sa tela. Okay guys, ayan. Meron tayo itong tela dito. Guys, pag ganitong klaseng tela ang igagamitin natin, dapat nakaano siya, naka-align dapat yung mga stripes of plaid niya, ganyan. Para maganda naman siya tingnan. Yan, basta-basta. Yan, naka-align dapat siya, ha? Okay. So i-trace ko na to sa pattern paper at saka na guys, nakat ko na yung tela. Ito yung facing natin, dalawa. Tapos ito yung fusible pilon nila. Ipa-plansya ko to, didikit ko to mamaya, ipa-plansyahin ko. Ito naman yung collar niya. Dalawa din. Yan. Ito yung fusible pilon niya, isa, pa-plansyahin ko. And then ito yung sleeve. Dalawa. Yan. And ito naman yung front, left and right. Ayan na siya. And of course, nandito yung back. Yan isa. Ngayon, ipepress ko muna yung pilon sa plancha. Ayan guys, nakabit ko na yung pilon dun sa facing. Ayan o. Tapos dito sa collar. Sa collar, isa lang lalagyan natin para hindi siya matigas. Yan. So, ready na tayo magtahi ng pajama, yung blouse muna niya. Tapos sa part 2 naman yung bottom niya. Okay? Okay, ang una natin gagawin is i-edging natin yung edge ng ating facing. Dito lang po sa kabila, ha. Ang i-overlap natin yung itong side na to, yung sa loob ko. Ayan po, in-overlock na natin yung edge niya para malinis po. Tapos, ang next po is yung joint shoulder natin. So, ito yung back. Ito yung front. Ito joint shoulder natin siya. Thank you.
So ayan, na edging natin yung shoulder. Ngayon, ang gagawin naman natin is i-prep natin yung collar sa high speed. Ayan guys, ngayon ang gagawin naman natin i-prep natin yung collar. Lalagyan ulit natin ng ganito, yung bias na puti sa mga edge niya, yung pangiti niyan siya. Ganyan, tutupiin lang natin to. Bali, 1/2 to, tutupiin lang natin. Tapos, ilalagay natin dito sa right side ng may pilon. Dito, paikot siya. Ganyan siya, paglagay niya. Ganyan. Ganyan ang paglagay niya, guys. Ganyan. Ganyan ang paglagay niya. Ganyan, paikot yan hanggang dun sa kabila. Pali guys, ganyan ang mangyayari. Ganyan o. Oh. Ganyan siya. Ganyan siya. Nag-116 lang ako, natahi. Tapos, may allowance pa siya, sewing allowance. Yan, paikot na po yan guys. Yan. Tapos, ipapatong natin dyan yung front. Ay, yung isa pa, sorry. Ang isa pang, ano, ganyan, ipapatong natin to. Ganyan ang mangyayari. Sa kabila natin tatahiin kasi parang may guide na siya dito. Sundan lang natin yung guide para hindi na kayo mahirapan. Para pantay siya. Pagbalik. Ayan na guys, nakabit na natin. Nasaklob na natin yung dalawang collar. Oh. Ngayon, pagpa-curve guys, kailangan natin inuts to. Paikot. Para maganda yung pag-curve niya. Ganyan. Inanas lang natin yan. Ganyan. Ganyan. Para maganda yung korba niya. Tapos, bawasan din natin ang, ano, ng tela. Gupitan din natin. Para hindi siya mabukol. Ganyan. Ayan, ayan. Paikot po ito guys. Not sa... Ayan, ayan. Yan. Tapos bawasan natin. Ito na guys, itsura niya, oh. Yung collar natin. Diba? Maganda siya. Ngayon, lalagyan natin ng top stitch yan dyan. Paikot. 116. Ayan guys, maganda yung collar natin. Oh, naka 116 siya. Tapos may pangiti siya. Ayan. Tapos, ikabit na natin siya doon sa body. Guys, pag ganito na po yung collar natin, mula dito sa dulo, susuka tayo ng 2 3/4 kung ilan ang knots natin kanina. Yan guys, nag-knots ako ng 2 3/4. Yan, mula dito hanggang sa 2 3/4, kabilaan ko. Tapos ikakabit natin yan siya sa dito sa, 'di ba meron tayong knots na 2 inches tapos 3/4. Kakabit natin yung knots dito sa collar dito sa 3/4. Okay? Yan. Pero hindi po lahat. Hindi po dalawa. Yung isa lang, yung may pilon lang. 3/4. Ayan guys, yan ang mangyayari. Yan. Kinabit ko siya sa may nuts, sa kabila din sa may nuts. Tapos, inanuts natin ulit siya. Palakihin natin. Yan. Kabila din. Ang next naman natin guys, lagyan natin ng white bias dito sa placket, yung may nuts naman sa placket, paikot naman siya. Ayan guys, nalagyan ko na siya. Yan o, paikot naman siya. Mula dyan sa paikot niya, pa ganon. Ganyan. Sa kabila din. Kabila din. Ganyan. Paikot. Ganyan siya. Tapos, itatapal natin ito sa... Guys, ang gagawin natin, ganyan ang style, diba? Ng collar. Tapos, ito yung tinahin natin kanina. Papakainan natin.
ipapaloob natin dyan yung facing. Bale, ganyan. Ipapantay mo lang din yung ano, yung nuts. Bawa, this one. Yan, ganyan. Ganyan lang po, guys. Yan. Ganyan na maging itsura niya. Ganyan. Nakapatong yung, nakanasa loob yung collar. Yan. Ganyan. Tapos, i-overlock natin paikot. Ay, hi. Ayan, guys. Oh, yan ang itsura niya. Yan ang itsura niya, guys. Oh. Kinabit ko lahat ito. Yung body at saka collar. Pagdating naman sa may 3/4, yung isa lang na, yung collar na walang pilon ang hindi ko kinabit. Bali doon lang sa may pilon hanggang yung body. Hanggang dito yan sa kabilang 3/4 din. Dito. Yan, nakabukod din yung walang pilon. Tsaka may nut siya. Tapos ngayon, yan, nakakabit na siya, nakakabit ulit siya. So mamaya, ngayon, ipapatong natin yung may yung ayan guys, kinabit ko siya. Dito ako nag-start sa may ano, may pilon kasi may marking na siya. Di na siya maano, may guide ka na hanggang dito sa pa-curve. Ayan siya oh. So ipapantay-pantay mo lang naman yung nuts. Ganyan siya hanggang dito sa nuts ng 3/4. Yan. Tapos ito mamaya ipapasok natin sa ano, sa collar. Ibabaliktad na natin. Ayan guys. Pag ibaliktad natin to, ayan ang mangyayari. Ayan na po. Ayan. Ayan na siya. Itatap lang natin dito para maganda yung pagkabilong niya. Ayan na guys, nakabit ko na siya. Ganyan ang itsura niya. Yung collar na walang pilon, yung tinupi ko na siya pa loob, tapos tinapstitch ko na 116. Tapos pinasok ko to sa loob. Tapos nag-top 116 ako paikot. Hanggang dito. Ganyan. Dordiretso na siya. Dordiretso na hanggang siya dito na. Ganyan. Ganyan. Tapos, ano na. Ito na yun siya. Tapos na yung collar natin. Tapos, sleeve na lang. Ayan na guys, kinabit ko na yung sleeve. Ayan, may sleeve na siya. Ayan. Kinabit ko na siya. Ngayon, pocket naman ang kakabit natin. Ayan guys, nakabit ko na yung pocket. Ayan o. Nakabit ko na siya. Ngayon, i-hemming ko na yung bottom niya. Tsaka yung sleeve opening. Ayan na guys, tapos na siya. Tapos na yung ating blouse. Ang ganda ng gawa natin. Oh. Yes, tapos na siya. Ito yung sleeve niya. Na-hem ko na rin dito. Ayan. Yan yung collar niya, oh. Na-pressing ko na siya para maganda siya tingnan. Yan. So, ang kulang na lang dito is yung butones. Dito. Yung halos pa siya. So, sa next part naman, sa part 2 naman is yung pajama. Okay? So, ito yung blouse niya. Yan. Yan siya. Maganda siya. In fairness. Yan. Okay. Guys, pag hindi niya intindihan yung pag-tutorial ko ng sewing, pwede kayo mag-comment sa comment box ko, ha? Sasagutin ko na lang. Kasi mag-isa lang po talaga ako. Wala akong humahawak ng cellphone ko. Maganda, wala pa akong budget. Wala pang pambayad sa assistant. So, ayun guys. Comment below na lang kung may mga questions kayo about dito sa gawa natin.
abangan nyo yung part 2 para sa pajama. Ito part 1 pa lang to, yung blouse niya. Ayan ha. Ayan. Nakita nyo yung stripes niya, pantay-pantay yan. Oh, di ba? Yan. Sige guys, thank you.